Hello mga kabis, mga kalodi. Magandang magandang hapon po sa inyo lahat. Yan. So sa ating mga bagong manonood po, welcome to my channel, Ping Imson. At syempre, please, wag na wag nyo pong kalilimutan mag-like, share, and subscribe. At pindutin nyo po ang bell at piliin nyo ang all para lagi kayo nakasubaybay sa ating mga bagong video. Alright, January 4 ngayong araw nito mga kabis, mga kalodi. Medyo na-late na ako. Yan. So, January 5? No, 4 pa lang ngayon. Masyado ka naman mabilis, Kenneth. Si Kenneth, oh, January 5 na raw. Oh, Kenneth, tumarap nga rito. Hello! Oh, January 5. 4 pa lang ngayon, nagmamadali ka naman. Oh, anyway, moving on. Ayan, kaya ako nasa inyong harapan, medyo lumolobong pusingi kong ganyan. Siyempre, masarap kumain, no? Anyway, I hope maayos naman ang celebration ninyo sa ating New Year's. New Year's talaga, no? New Year. With S kasi marami kayo. Anyway, now, isa-share ko po sa inyo ating mga bagong isda, ano, update natin pati price, okay? Okay, shoutout po muna tayo mga kahabis, mga kalodi. Shoutout po sa Fish Ferry Aquatic from Mamburad, Occidental, Mindoro. Yan, dyan po kay Ma'am Michelle Alastre. Yan. Shoutout po kay Sir Fear. Sir Fear, advance happy birthday po. At tinapa-shoutout niya rin po ang kanyang anak na si Fina. And then, belated happy birthday din po, Ma'am Mina. Ang birthday niya po noong nakaraan, December 12. At pinapa-shoutout na rin po ang kanyang misis na si Ma'am Mina. Yung isa, Fina, at siya naman po ay Mina. Yan, at belated happy birthday din po, Ma'am. Birthday niyo po noong nakaraan, December 14. And then, congratulations po, Sir Fear. Kasi magkakaroon ka na naman ng bagong baby. Yan. Congratulations po. Alam ko malapit ng mga nakamisis nyo. So lagi po kayo mag-iingat dyan ha. And then shoutout din po kay Sir Oscar. Yan. Suki natin at ating masugid na manonood sa ating YouTube channel. At pinapa-shoutout nyo po ang kanyang anak na si Ma'am Maricar at Ma'am Maricris. At ang kanyang apo na si Bonbon. Yan. From Tansa, Cavite. Yun. At shoutout po kay Sir Gab at kay Ma'am Sam. Yan. From Mars. O sa Mars daw po sila nakatira. Okay. So maraming maraming salamat po. Pagpapatuloy na po natin ang ating video. Okay. Syempre mga kabis, mga kalodi, bago natin magpatuloy ang ating video, syempre titignan muna natin sila. Oh. Mga dalaga pa ho yan. Oh. Ayan, dalaga pa yun. Hindi dalana, dalaga pa. Ayan. Ha? Ano sa Molin? Naiya si Lin. ikaw. Ano sabi mo? Ha? Wala, hindi mo babatiin sa inyo? Wala kang babatiin sa inyo? Pinakita na kita, nahiya ka pa. Ayan o. So, magbibigay lang po ng konting reminder sa ating mga manonood. So, just in case magkaroon po kayo ng interest po sa ating mga isda, gusto nyo po magpa-deliver, pwede po tayo magpa-deliver. I-message nyo lang po ako sa aking personal messenger na yan na Ping Imson. At ako naman po ay magre-reply. So, i-accept ko po yung inyong message. So, doon makakapag-chat na po tayo o kaya video call. So, Ping Imson po, ho, yun yung aking personal messenger. Diyan nyo po ako makakontakt. Pwede tayo mag-chat at pwede tayo mag-video call. Ngayon mga kabis, mga kalodi, ang delivery po natin ay nagbubook lamang po ako ng Lalamove. O yung pwedeng kayo mag-book para ma-pick up dito or ako pwede rin ako mag-book para ipa-deliver sa inyo. Bali, para po sa inyong kaalaman mga kabis, mga kalodi, hindi, wala po akong kakayahan mag-shipping outside Metro Manila, yung medyo malalayong provinces na po. No? Ang shipping ko po, booking lang ng Apps Courier, tulad ng Lalamove. Madalas nagbubook po ako, Lalamove lang. So, kung ano lang po yung kayang abutin ni Lalamove, hanggang dalo lang po yung kaya natin ipa-deliver, ano po. Ayan. Pero, sa inyo po mga malalayong lugar na, kung talagang gusto nyo magpa-ship po, ang pagkakaalam ko ho, yung ating mga ibang nagsishipping po ng malalayong lugar, may minimum yata yan na 5,000 pataas po. And then, sa inyo pa po, syempre, kayo pa rin magbabayad ng shipping fee nila. So just in case merong gustong mag-order diyan ng talagang malalayo at may minimum 5,000 pataas, o pwede ko kayong i-refer do sa ating supplier na 'yan. Ano po?
So yan lang po yung tanging maitutulong ko sa inyo. Pero kami, book lang po ng Lalamove ang aming shipping. So I think kayang abutin ng Lalamove Courier. Ayan, medyo Cavite, Bulacan. So pwede Antipolo, Rizal, yan, kaya yan ang mga Lalamove natin. Pero mas malalayo pa doon, hindi na kayang abutin. Ano? So yan. So yan po yung ating shipping na pwede kong may offer po sa inyo, ano, para ma-deliver sa inyo. Okay. Ngayon, yung location naman po ng ating shop ay dito po sa Cartimar Pet Center, Aqualand Alley. So, paano po pumunta dito sa Cartimar Aqualand Alley? Ang ating landmark po is Hilpuyat Station at saka ho Libertad Station. So in between po ang Cartimar Pet Center, dyan po sa gitna niyan. So ito ang Hilpuyat, ito po ang Libertad. So sa gitna po ang Cartimar, ano. So pag bumaba kayo ng Hilpuyat Station or Libertad Station, pwede na kayo sumakay ng motorcycle. Yung sidecar na yan, sasabihin nyo sa driver is Cartimar. So Cartimar, dadali na po nila kayo dito sa Cartimar. So ngayon, pagdating nyo naman sa Cartimar, makikita nyo Save More. Or meron security guard doon, pwede nyo tanungin saan ang Aqualand Alley. So tuturo sa inyo Aqualand Alley. Pag nandun na kayo sa loob ng Aqualand Alley, kami po ay nasa stall number 14. Okay po, I hope malinaw po mga kabis, mga kalodi ha. In between ng Libertad, Hilpuyat Station, Libertad Station, nandito kami sa gitna. Pwede nyo lakarin or sasakay kayo ng tricycle. Sabihin nyo sa manong driver, Cartimar Pet Center po. Ngayon, pag nakita nyo na po yung Save More, kasi nasa Cartimar po ang Save More. So, nandun may mga security guard po dyan, makikita nyo sila. Tanungin nyo saan ang Aqualand Alley, tuturo nila sa inyo, okay? I hope malinaw po. So, ipagpapatuloy na po natin ang ating video. Salamat po. So, sana magustuhan nyo po ito. So, di ko na patatagalin. So, let's get it on! Okay, simulan po natin dito. Dito po tayo sa stall number 14. Ito, simulan po natin sa ating hook. Yan. Ito po, meron po tayo dito ang tinatawag na 5 pair ng PKBM or Platinum King Balloon Molly. And then, meron din po tayo dito, kasama niya rin po ang PKBM natin or Platinum King Balloon Molly na Blue Eyes. So, ang tanong po, alin po ba dito ang Blue Eyes? Eh, halos magkakapareho naman po ang itsura. Ano ho? Okay, ko-close up ko po sa inyo para makita niyo po yung mga Blue Eyes. Yan. Amoy ni Baby. Amoy ni Baby. Amoy ni Baby. Yan. Ito po mga kabis, mga kalod, yung tinatawag na Blue Eyes. Yan parang merong, yung mata nila parang merong batik-batik na white and blue color. Ayun pa, oh. Yan, oh. Yan. Tapos yung pa, yun, nasa gitna. Ayun, oh. Yan, tsaka yun yung mga Blue Eyes natin na PKBM, mga kabis, mga kalodi. Now, yung mga itiman ng mata, so yan po yata ang ating mga regular na PKBM or Platinum King Balloon Molly. Ang sukat po ng ating mga PKBM, mga kabis, mga kalodi, ay more or less nasa 2 inches. Ngayon, ang presyohan po natin dito, tryo, pwede kayo kumuha ng 2 female or 1 male. So, bigayan na lang po namin nasa 1,500. Ngayon, pagdating niyo po dito sa shop, pwede pa naman po natin discountan yung 1.5 na yan. Alright? Ngayon, kung medyo namamahalan po kayo sa gantong size, na mga breeder size na PKBM, meron din tayo mga juvie size na PKBM. Ito po, papakita ko naman po sa inyo. Okay, ito na po yung mga juvie size. Papakita ko na po. Ito na po ang ating juvie size na PKBM. Bali, ito po ay pairing naman, mga kabis, mga kalodi. Ito ay 20 pieces, so 10 male, 10 female. Meron nang nabili kanina. So, ang presyo naman nuho natin dito ay nasa 500 po ang pair. Yan. So, ang sukat po natin dito, more or less 1.5 inches po ang ating juvie size sa PKBM or tinatawag natin Platinum King Balloon Molly. Ayan, ito po siya. Ayan. Oh, pair lang natin dyan mga kabis, mga kalodi ha, 500 pesos lang po. Alright. So ngayon, lipat naman tayo dito sa ating Silver Balloon Lartail na Molly.
Bale, pagkakaiba ho niya sa PKBM, ito ho kanyang buntot at saka kanyang mga fins, low, pelvic fins, high fins, mga medyo transparent ang kulay. Pero kita nyo, gaganda naman ho nila. Oh. Yan, ang sukat din ho nito, more or less, nasa 1.5. Yan, meron tayong male at female dito, mga kabis, mga kalodi. Yan, kung sino naghanap sa inyo ng mga gantong klaseng isda, ayan, available na po dito sa ating shop. Ang presyohan lamang po natin dito ay, ang pair po natin ay nasa 300 pesos po. Ayan. Okay. Pair 300 po. One male at one female. Ang gaganda po nila, oh. Oh, tapos dito naman yung PKBM natin. Itong juvie size natin, wala tayong blue eyes. Puro black eyes lang po siya. Wala siyang blue eyes, ha? Okay. So ngayon, meron pa tayo ditong available. Pakita ko sa inyo. Ito, kung sino ho naghahanap sa inyo ng electric blue ram o electric balloon blue ram. Yan, available po. Yan, ang sukat po natin dito sa electric blue or electric balloon blue ram natin ay ganun din, more or less 1.5 inches. Yan, electric blue balloon ram. Yan po sila, oh. So, ang presyo lamang po natin dito ay nasa 250 pesos ang bawat isa. And then, ang discount price po natin ay kahit hanggang 200 na lang po. Ayan sila. Iilan na lang po ito. 2, 4, 6, 7. So, 7 pieces na lang po ito. O, tapos yung coolie loach natin yan, meron pa tayo natitira rito. More or less 3 inches ang coolie loach. And then, ang price pa rin niya ay 85 pesos. Okay, now, ito naman po, ito naman ang tinatawag nating sun-kissed na fairy balloon molly. Ayan. Yun po yung female, at saka yun ang female, dalawa sila. So, tapos ito naman ho ang male. So, tryo po namin binibenta. So, tryo na lang po itong natitira na to. Ang presyo na lang po natin dito is nasa 1,000 pesos po. Tapos, syempre, may discount pa po ito. Negotiable pa po yung price niya. Sun-kissed fairy balloon molly. Although itong female medyo may damage siya po yung isang tail niya, pero ito namang isa okay naman. Ayun, no, parang may ano po yun, no, may gupit. Parang may nakat dun sa tail niya. So anyway, basta yung 1,000 ay may discount pa po, no. Kung sino may interest po dito sa fairy natin na sun-kissed molly, sun-kissed balloon molly, punta lang po kayo dito or chat niyo lang po ako. Okay? So, ang sukat nga po pala ng ating fairy sun-kissed balloon molly from head to tail, abot po siya ng hanggang 2.5, more or less 2.5 inches po. 1, 2. Yan, from head to tail po yan, ha. So, next natin, pasok naman tayo sa loob. Alright. So, ito, meron pa po tayo ditong, ito naman yung kanina nga, yung medyo malalaki na. Yung kanina, juvie size na white silver balloon molly. Oh, ngayon ito naman, ito naman ay medyo semi-breeder na po ito, itong white silver balloon molly natin na lar tail. Kaya kung napansin nyo, lagi rin sila nasa ibaba, kasi nga yung tubig medyo malamig. But in good condition naman po lahat ng ating isda. So yan siya, kita nyo, puting-puti, oh. Yan, yan po yung female, oh, tapos yun po yung male, you know, male, ito female. Ito, male din po ito. Yan. Ang presyo naman po natin dito, kung yung isa kanina ron ay nasa 300 ang pair, so ito naman po medyo malalaki natin, eh nasa ano naman ho ito, ang pair naman ho niya nasa 450 pesos naman po. Yan, ang kukulit nila, ang kukulit, oh, ha, tatakot sila sa akin. Okay, so next naman natin, ito naman ho, ito mga sunkies, so mga juvie pa rin po ito, mga maliliit lang po sila. So, ang ating sun-kissed lartail balloon molly. So, 1 inch to 1.5 inches, more or less, ang sukat nila. Presyo lamang po natin dito, pair na rin po, 300 pesos din po. Okay? Yan, tignan nyo yung mga buntot nila, gaganda, oh. Yan, so, kung sino po gustong, kung sino po mga interesado, pwede nyo po i-messenger sa aking ping Imson para makapag-chat tayo or video call po, ano ho. Now, meron tayo ditong breeder na tryo na round tail. So, round tail na balloon molly. Ibig sabihin po, yung round tail, yun po yung buntot niya is
ano po, nakapabilog lang, wala hong sungay, balloon round tail lang po ang tawag nila dyan. Ano ho? Yan, mga nasa sulok lang ho sila. So, dalawang babae, yung malaking-malaki tiyan, yan, tsaka yun, tapos isang lalaki. So, yan po yung ating tryo. So, ngayon, ang sukat po nila, breeder size sila, yung dalawang female, ang sukat po nila is less than 2 inches, and then yung namang male, at least ano lang siya, mahigit 1 inch. Oh, mahigit 1 inch lang po yung male nila. So, medyo mas maliit yung male. Ano ho? Presyo na lang po natin dito is nasa 800 pesos na lang po ang tryo. Okay, next po natin, meron tayong sun-kissed balloon lard tail na breeder size. Yan, 2 pair po sila. Yun o, lalaki ng babae. Yung mga babae, yun po yung malaki-malaki yung tiyan, yung bilog na bilog, yung balloon na balloon yung tiyan nila. Tapos itong medyo mahaba ang katawan, yan po yung mga male. Ano na lang, kasi ang tryo nila, bigay niya 1,000 pesos eh. So, tryo. Eh, kaso 2 pair ang meron tayo. So, pair na lang maibibigay namin. So, kahit bigay na lang po namin sa inyo ng 700 po itong pair. Okay? Ang mga female, sumusukat po sila ng more or less 2 inches. At ang mga lalaki naman po, sumusukat po sila ng less than 2 inches. From head to tail. Okay? Ayan mga kabis, mga kalodi. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. At syempre po, huwag niyong kalilimutang pindutin ang bell at piliin niyo po ang all para lagi kayo nakasubaybay sa ating mga bagong video. Lagi po kayo mag-iingat. Maraming salamat. Okay. Okay mga kabis, mga kalodi. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye.